Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, tatlong magkakapatid arestado sa pambubugaw ng mga menor de edad nilang anak, pamangkin at pinsan. Ilang pasahero sa NAIA inireklamo ang labis na init matapos ang umano'y power fluctuation. Libo-libo nagsimula ng bumiyahe sa mga probinsya para sa Holy Week break. Ang sitwasyon sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan live. Serbisyo ng PNR sa Metro Manila matitigil ng 5 taon. Mga apektadong pasahero may hinaing. Pamilya, itinutuloy ang tradisyon ng pangangalaga sa mga imahen ng santo para sa mahal na araw. At Juan Carlos Labajo umani ng papuri matapos ang pagmamalasakit sa sanggol na dinala sa kanyang concert. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Nagpapatrol ang ABS-CBN News ngayong Miyerkules Santo para matiyak na ligtas po kayo sa pag-uwi at maging makabuluhan ang paggunita ng Semana Santa. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport na magbabakasyon ngayong Holy Week. Sa kasagsagan po naman ng pagdagsa ng mga pasahero, humina ang aircon sa terminal matapos makaranas ng power fluctuation. Live po mula sa Terminal 3 sa NAIA, nagpapatrol si Jackie Pascual. So Jackie, gano'ng kainit dyan sa NAIA ngayon? At kamusta rin dun sa NAIA 1 at saka NAIA 2? Henry, bumubuti na ang temperatura dito sa terminal. Ngayon, nasa Terminal 3 ako ngayon. At ito ay nakatulong rin kasi na gabi na rin kasi ngayon. Pero kanina, sa dami ng mga tao, nagkaroon pa ng power fluctuation sa terminal. Kuha ng pasaherong si Arnel ang video na ito sa loob ng departure area ng NAIA Terminal 2 kung saan marami na ang mga tao. At ang reklamo niya, sobrang init at tila hindi gumagana ang aircon. Apektadoan niya mga bata at matatanda. Sa Terminal 3 naman, hindi rin ramdam ang lamig para sa grupo ng magkaka-opisina na nag-leave na sa trabaho para makapunta sa beach ngayong Semana Santa. Parang feeling namin nasa Siargao na kami. Grabe ang init, walang aircon. Kaya ngayong isang kanina, parang yung tagalinis, sabi ko, ma'am, naka-off pa po yung aircon natin. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, dahil sa init ng panahon, nagkaroon ng power fluctuation sa Terminal 2, kaya humina ang aircon. Nililaw naman ang pamunuan na hindi power outage ang nangyari, pero inaayos na rin nila ang issue. Sa summer, umiinit na ramdaman na natin. Dadalas yung parang fluctuation ng yung fluctuation ng power going to Terminal 2. Kulang ang aircon. Prioridad muna niya sa kuryente ay ang basic services gaya ng check-in counters at boarding gates. Urgent sa amin yung talaga yung necessity yung dapat mag-flow ng pasahero. Medyo may problema konti sa aircon, pero yun, ginakapan nila ng 30%. Nag-inspeksyon na rin si Transportation Secretary Jaime Bautista sa ilang terminal sa NAIA at aminado siyang luma na ang mga aircon. Pero sa kabuuan niya, maayos naman ang sitwasyon sa mga airport ngayong Miyerkules Santo. Pumunta kami sa terminals 2 and 4, no? Maayos naman yung daloy ng mga pasahero, no? Maayos din yung check-in nila, yung pagpasok sa security area maayos naman, no? And
nagtutulong-tulungan kasi ang MIA at ang mga airlines. Tiniyak naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na handa rin ang mga paliparan sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Hindi rin anya mauulit ang nangyaring issue noong January 2023 kung saan nagkaroon ng power outage na nagdulot ng pagsasara ng buong Philippine airspace. Mayroon na tayong mga spare parts para dito at nakalatag na yung mga contingency plans para nga maiwasan nga yung flight disruption. Nakikipag-ugnay na rin ang MIA sa mga LGU at Skyway para maresolba ang issue ng traffic papunta at palabas ng NAIA. Henry, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa airport na hahabol na makauwi sa kanilang probinsya. Inilipat na rin ang ilang mga industrial fan coolers mula dito sa NAIA Terminal 3 papunta sa NAIA Terminal 2 para mabawasan ang init kanina. Inaasahan naman na aabot ng 140,000 hanggang 150,000 ang bilang ng mga pasaherong dadaan sa NAIA ngayong Miyerkules Santo. Henry? So Jackie, ano yung mga airport na nadali ng power fluctuation? Diyan sa Terminal 3, sabi yung mainit din. Ano? Sa Terminal 2 at Terminal 1, kamusta naman? Mainit din ba? Henry, sa Terminal 2 nagkaroon ng power fluctuation ng higit 3 oras kanina. Ayon sa MIA, ito ay dahil sa mataas na heat index na nagdulot ng increased power supply at nakaapekto nga sa nagkaroon ng fluctuation ng power. Kaya uminit ang area sa Terminal 2. Sa Terminal 3, Henry, walang power fluctuation pero maraming pasahero rin ang nagreklamo dahil may ilang bahagi ng terminal na mainit kaninang umaga at kaninang hapon. Aminado ang MIA na lahat ng terminal luma na ang mga aircon, kaya yun ay Henry ay inaayos na rin nila at umaasa sila na ang susunod na operator ng NAIA na yung San Miguel Private Consortium ay maayos itong problema sa aircon sa lahat ng terminal sa NAIA. Henry. So ang ibig sabihin na Jackie, sa mga susunod na araw, itong Semana Santa, eh medyo mahirap makumpuni yung problema sa aircon yung mga pasahero. Talagang, well, expect na magdusa sa init dyan sa mga airports. At tama ka, Henry, kailangan lang sinasabihan ngayon mga pasyente na kailangan may patience o mga tao dito hinggil sa isyu nga ng aircon o lang lamig ng panahon. Pero ayon sa MIA, inaayos na nila at nagkakaroon na sila ng inaayos na ng mga engineering team ang lahat ng mga equipment at mga aircon circuit breaker para maayos at ma-improve kahit papaano ang lamig dito sa airport. Henry. Maraming salamat, Jackie Pascual! Huling araw ng pasok kanina bago ang long weekend ngayong Semana Santa. Kaya naman, buhos na ang mga pasahero pauwi ng kani-kanilang probinsya. Mahaba na rin ang pila sa security checks dahil mahigpit ang pagbabantay para maiwasang makapagpasok ng mga ipinagbabawal na gamit ang mga pasahero. Live mula sa Paranaque, nagpapatrol, Jervis Manahan. Jervis, gaano nakasikip dyan sa PITX ngayong Miyerkules Santo? Bernadette, as of 6 p.m. ay pumalo na sa mahigit 142,000 ang mga pasahero na bumiyahe dito sa PITX. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero na bumiyahe ngayong Linggo, lalo't wala ng pasok bukas, Huwebes Santo. Walang tigil ang pagdating ng mga pasahero sa PITX buong maghapon ngayong March 27, Miyerkules Santo. Huling araw na kasi ng pasok, kaya marami nang bumabiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Papasok pa lang sa integrated terminal, mahaba na ang naging pila. Mahigpit ang seguridad sa pag-check ng mga ipinapasok na gamit. May mga nakumpiskang mga kutsilyo at butane canisters. May pagtaas ng bilang sa nagdadala ng butane gases. Siguro ito yung may balak na mag-sanggyup sa kanila mga probinsya, no? Pero siguro naman meron din naman doon sa pupuntahan nila, wag na rin sila magdala nito kasi kukumpiskahin natin dahil nga highly flammable to. Imagine mo kung ilalagay mo sa ilalim ng compartment ng bus, mainit, baka magdulot pa ng sakuna. Kasama sa mga bumiyahe ngayong hapon si Tina na pauwing San Narciso sa Quezon para makasama ang pamilya ng kanyang asawa.
Last uwi namin is 2016. Medyo nakakapagod, ganun. Kasi first time namin umuwi kasama itong mga bata. First time din makita ng lola yung mga apo niya. Na malaki na. Magbabakasyon din ang pamilya ni Nenita. 9 oras ang biyahe nila patubong San Andres, Quezon. Bit-bit ang sangkaterbang bagahe. Meron pa po sana ako mga dadalhin na mga ukay para po sa mga isla-isla doon na ipang-donate ko. Hindi, yung asawa ko na po yung magdadala. Susunod po siya. So ito lang pong mga nakakaya ko yung bit-bit namin ngayon. Sobrang excited po. Para po makita ko po yung nanay ko kasi nanay na lang po yung meron ako. 101 na ruta na sineserbisyohan ng PITX at daan-daan ng mga biyahe dito. Sabi ng pamunuan ng Landport, may mga fully booked na biyahe na lalo na yung mga air-conditioned buses papuntang Bicol. Pero nagdagdag na sila ng mga bus. Kaya naman pwede pang humabol ang mga ngayon palang pauwi. We assure them na pag pumunta sila rito, meron silang masasakyan. Kasi nga may mga naka-standby units tayo and ang LTFRB mag-iissue ng special permits. Kaya ang panawagan natin sa mga pasahero natin, huwag kayong mainip, huwag kayong pumatol sa mga kolorum at out of line. Inaasahan ding marami pa ang babiyahe bukas ng umaga. Bernadette, walang tigil ang mga biyahe ng mga bus dito sa PITX kahit na ngayong Huwebes at Biyernes Santo. Pinaghahandaan din nila ang pagbalik ng mga pasahero simula sa Linggo hanggang sa Lunes. Bernadette. Maraming salamat, Jervis Manahan. Simula po bukas, tigil operasyon na muna ang PNR sa Metro Manila. Dahil dito, inihahanda na ang pagbiyahe ng 12-12 ng bus bilang alternatibong masasakyan ng mga maapektuhang pasahero. Nangako rin ang pamahalaan ng tulong sa mga empleyado ng PNR na mawawala ng trabaho. At live, nagpapatrol mula PNR Tutuban Station sa Maynila, si Andrea Tagines. Andrea, kumusta ang reaksyon ng mga pasaherong maapektuhan ng pagtigil ng pagbiyahe ng PNR sa Metro Manila? Bernadette, mamayang 8:36 p.m. itong tren sa likuran ko ay aalis na mula dito sa Tutuban Station papuntang Alabang. At yan na yung magiging huling biyahe ng Philippine National Railways dito sa Metro Manila sa mahabang panahon dahil pansamantala nga itong magsasara para bigyang daan yung ginagawang North to South Commuter Railway. Marami sa mga pasahero ay may hinaing dahil nga mapapahaba, mapapamahal ang kanilang biyahe. Samantala, siniguro naman ng Department of Transportation na kinakausap na nito yung mga kawani ng PNR na maapektuhan ng pagsasara ng train line. Mahigit isang dekada nang sumasakay sa PNR ang 61 anyos na si Beth Revilla para makapasok ng trabaho. Kasabay sa pagtigil ng tren, nagdesisyon na rin si Revilla na magretiro na kaysa maghanap ng ibang paraan ng pagkukommute mula Alabang hanggang Pasay. Mahirapan na po ako mag-commute, ma'am, sa araw-araw, traffic. Gigising ka na maaga, traffic. Tapos kung tanghali ka na, lalo na. Tsaka mainit ni. Simula bukas, Huwebes Santo, tigil muna ang mga biyahe ng PNR mula Governor Pascual sa Malabon papuntang Tutuban at Tutuban papuntang Alabang. Ito ay para bigyang daan ang ginagawang North to South Commuter Railway na tatakbo mula Pampanga hanggang Laguna. Nasa 25,000 pasahero kada araw ang maaapektuhan. Pero siniguro ng DOTR, mayroon nang nakahandang alternatibong masasakyan para sa kanila. Maraming bus yung binigyan natin ng permit. And starting today, tomorrow actually, meron ng pangilan-ilan. No? Pero sa Monday ay magsisimula na yung maraming mga bus units na mag-ooperate doon sa maaapektuhan ng pagsara ng PNR. Ayon sa LTFRB, higit 50 bus ang papayagang magserbisyo sa mga apektadong ruta. There's Route 1 and Route 2 na na-identify na ho namin. And ang ilalagay po namin dyan are the big city buses po. Yung nakikita nyo sa EDSA carousel, may isa pa kaming ruta ang ina-identify na ang ilalagay naman po namin dyan yung mga modernized jeepneys na because they would only cater to small groups of passengers. Naglabas na rin ang PNR ng schedule ng biyahe ng mga bus, pati listahan ng bus stops na malapit rin sa mga estasyon ng tren. Ang pinakamalayo ay nasa 4.6 kilometers. Pero sabi ng isang mobility group, hindi sapat ang augmentation plan ng gobyerno. Sana magkaroon sila ng
ng plano kung paano makakapunta yung mga tao dun sa bus stations. Kasi kung titingnan natin, ito yung magiging dagdag na gastusin ang ng mga commuters na sasakay pa sila ng jeep. Isa pang hinaing ng mga pasahero, ang nakasanayang 30 pesos na end-to-end fare ng PNR, mapapamahal ng 71 pesos, bagay na ikinabahala ng ilang commuter tulad ni Chodolfo Season. Mabigat po kasi, baka mag-switch po ako sa more on talaga sa bicycle na. Bukod sa mga pasahero, mawawalan din ng trabaho ang 306 na empleyado ng PNR. So yung mga minimum wage earners, no, so they will get katumbas ng kanilang 4 na buwan na sweldo. And then yun namang mas mataas kaysa sa minimum wage yung kanilang sweldo will get equivalent to 2 months of their salary. Ayon kay Jeronimo, mayroong mga malilipat na empleyado sa PNR sa Bicol Region at gagawin din silang prioridad kapag nag-apply ng trabaho sa North-South Commuter Railway, LRT, MRT at iba pang ahensya ng DOTR. Bernadette, dahil nga last day na nila ngayon, nagtitipon-tipon ngayon yung mga empleyado ng PNR dito sa Tutuban Station, may pasalo-salo kasama ang mga opisyal ng tren. At binisita rin sila ni Transportation Secretary Jaime Bautista at Undersecretary Jeremy Rihino, nandito sila ngayon para makipag-usap sa kanila, pinasalamatan ni Rihino tsaka ni Bautista yung mga empleyado na para sa kanilang matagal na pagsiservisyo sa mga tao, no? At bagamat nilang mabigat at nakalulungkot itong desisyon ng suspension ng operations, ay talagang kinakailangan daw para din sa mas magandang travel experience para sa mas nakararami. Bukod dun sa assistance na makukuha ng lahat ng mga apektadong empleyado, ayon sa PNR ay makakatanggap din ng 10,000 pesos na inconvenience allowance yung mga empleyado nila na PWD, senior citizen at solo parents. At sabi din ni Secretary Bautista ay bukas, mananatiling bukas ang kanyang opisina para dun sa mga empleyadong nais pang manghingi ng tulong. At meron din nga namang mga opportunities daw for them dahil marami pang mga railway projects na ginagawa yung TOTR na pwede silang i-absorb doon, tulad nga ng North-South Commuter Railway, pati ang subway, ginagawang LRT1. Bernadette. Maraming salamat sa iyo, Andrea Tagines. Inaresto ng National Bureau of Investigation ang tatlong magkakapatid dahil umano sa pambubugaw sa kanilang mga menor de edad na kaanak. Gumagawa pa ang mga suspect ng maseselang video at larawan ng mga bata at ipinagbibili online. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Nagpanggap na customer ang isang asset ng NBI para makipag-video call sa suspect na si Maria na umano'y nag-online show. Maya-maya, pinakita ni Maria sa video call ang pamangkin niyang 2 taong gulang at pinsan niyang 15 anyos. Ito na ang naging hudyat ng team ng NBI Violence Against Women and Children Division para pasukin ang bahay at sagipin ang 6 na menor de edad doon. Inaresto si Maria at ang 2 niyang kapatid. Natukoy sila matapos mahuli sa ibang bansa ang parokyanong bumili sa kanila ng mga litrato at video ng mga bata. Doon sa engagement, in-offer niya ang kanyang mga pamangkin, pinsan sa mga foreigners na nakahubot-hubad with a fee. Aminado si Maria sa kanyang ginawa. Dati na umano siyang nagvi-video call sa mga dating site hanggang sinama na niya ang mga minor de edad na kaanak. Nagsisisi po ako kasi alam ko po sa ngayon po, di ko alam kung saan patungo. Di na po ako tatanggapin ng mga kapatid ko po kahit pa siguro mga magulang ko po. Kahit mga kapatid ko po, galit na po sila sa akin. Paliwanag ng 2 kapatid ni Maria, alam nilang nagvi-video show siya. Pero hindi umano nila alam na kinukunan na pati ang kanilang anak at pinsan kahit ginagawa ito sa kanilang bahay. Yung anak ko po, nagulat po ako. May picture. 2 years old to siya. Yung anak ko eh, bago niya na-picturean na anak ko ng ganun, bakit nagka-picture po ng ganun? So parang lumalabas po, kasabot ako kahit wala naman po kong alam. Di ko po gugustoy na ganun mangyayari sa anak ko kasi hindi naman po kami ganyan ng nanay ko eh. Kahit na bandera, tapos yung tatay ko tricycle driver, binuway naman po kami ng marangal. Tapos gagawin ko po sa anak ko na walang kamuang-muang. Akala natin picture na hubot-hubad lang. Pero mayroon tong psychological effects sa kanila. May trauma na nabibigay ito sa mga bata. Yung mga pictures ng mga batang ito ay
hindi natin alam kung hanggang kailan. So hindi natin alam kung pag nakuha to ng iba, ibebenta din at mag-continuous na magsi-circulate. Dinala muna sa Department of Social Welfare and Development ang mga bata. Kulong ang tatlong magkakapatid na suspect sa kasong human trafficking at online sexual abuse. Nico Bawa, ABS-CBN News. Gretchen, isang kilalang character actor ang hindi lang may talento sa pag-arte, kundi pati sa pagiging bordador ng mga santo. Sino ba ito? Zen, habang buhay na panata kung ilarawan ng TV at movie actor na si Arnold Reyes ang pagbuborda ng mga damit ng mga santo. Ang kwento ng kanyang panata sa pagpapatrong ni MJ Felipe. Kilala ang character actor na si Arnold Reyes sa mga serye sa telebisyon at pelikula. Pero ang hindi alam ng lahat, kapag wala sa harap ng kamera, si Arnold ay isang bordador. Taong 1998, nang aksidenteng makatanggap ng proyekto, si Arnold na magburda ng damit ng isang santo. Dahil walang alam sa pagbuburda, humingi siya ng tulong sa kaibigan na si Zenny Mataya at Pinoy designer na si Rafael Del Casal. Dito nagsimula ang Bordados de Manila. Sa loob ng 26 na taon, nagbuburda sila ng mga kasuotan ng santo. Si Arnold ang tagagawa ng padron o pattern. Kwento niya, mabusisi ang proseso ng pagbuburda, lalo pat three-dimensional ang kanilang estilo. After mong gawa ng padron, darating kay Rafael Del Casal ang padron, idodrawing niya. Pagbalik dito sa shop, ikukombinasyon ko ang threads na gagamitin at kung paano siya buburdahin. Matapos ang 6 na buwan, natapos na nila ang kapang ito. Dahil ang magsusuot nito ay ang ating Inang Dolorosa, so ang titulo ng kapang ito ay Manto de Lagrimas. So makikita natin ang mga luha ni Maria, idinaan namin sa design. So lahat yan, teardrops. Noong Lunes, binihisa na nila ang Inang Dolorosa. Hindi maipaliwanag ni Arnold ang saya sa mga oras na yun. Pag natapos ang lahat, grabe yung kilabot na nararamdaman ko. Kasi sa lifetime na ito, nakakapagsilbi ako sa mahal na birhen. Iba yung pakiramdam na talagang may iiwan ka sa next generation ng obra na ganito. Para kay Arnold at sa kanyang mga kasamahang bordador, hindi lang ito panata tuwing Semana Santa, ito'y isang panata na habang buhay. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga babiyahe para sa Semana Santa dumadagsana. Sitwasyon sa Batangas Port, Tutukan Live. At matinding init, damang-dama na mga paraan para mapanatili ang ginhawa ng katawan. Alamin, abangan ang iba pang nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port. Inanunsyo naman ng isang shipping lines na mababawasan sila ng biyahe sa ilang ruta sa Biyernes Santo. Live mula sa Batangas Port, nagpapatrol si Dennis Datu. Dennis, sa ang destinasyon may pinakamaraming pasahero? Bernadette, bukod sa biyaheng kalampaan ay Puerto Galera ang isa sa maraming mga pinipilahan ng mga pasahero dahil ang mga makasyurista ay patungo doon dahil napakaraming mga activities na naka-line up ang lokal na pamahalaan ngayong Semana Santa. At ipinapaalala sa mga babiyahe na huwag magbayad ng travel insurance dahil hindi naman ito kailangan. Kada Semana Santa, bakasyon ang dahilan ng pag-uwi ni Jenny sa Romblon. Pero ngayon, namatay din ang kanyang ina, kaya kahit buhos ang pasahero sa Batangas Port, pinilit niyang bumiyahe. 21 siya namatay. Wala kaming makuhang ticket, kaya ngayon lang kami makakauwi. Pinaalalahanan naman ang pamunuan ng pantalan ng mga pasahero na sumunod sa mga ipinatutupad na patakaran para iwas abala. Disiplina. Maluwag na yung Batangas Port, itong passenger terminal building. Huwag tayo magsingitan, papasok ng pantalan.
Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad at ligtasan. Simula naman kagabi, nagsimula ng humaba ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port na sasakay ng barko patungo sa Mindoro. Kaya ka lang ay mas mahabang pasensya. Bakit sir? Sa tendin ng traffic, ang init, gutom. Tatlong oras na nakapila. Buhos man ang mga pasahero, sabi ng Montenegro Shipping Lines, marami pa ang ticket na mabibili at hindi pa fully book ang mga barko nilang biyaheng Calapan, Puerto Galera at Abra de Ilog sa Mindoro at Udyongan sa Romblon. Pero diretso pa din naman tayo sa Calapan, Abra de Ilog at saka sa Puerto Galera. Sa Biyernes Santo, wala pong biyahe ang Montenegro patungong Udyongan. Resume na po tayo sa lahat ng trip sa Saturday. Nagdagdag na rin ang mga barko na biyaheng Puerto Galera na sikat na destinasyon na mga magbabakasyon. Tinatayang aabot sa hanggang 20,000 ang bilang ng mga turistang dadagsa sa Puerto Galera ngayong Holy Week break. 80-90% ng resort sa whitelist ay ano na, pulaos na. Mga bandang paparating sa residential ko na pinagkaroon. Marami kami event ng Thursday and Saturday. So para ngayon, ala na, puluhan na talaga. Sa Cebu, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Central Visayas na halos lahat ng biyahe ng barko ay fully booked na rin. Reklamo ng ilang pasahero, kahit may ticket na sila ay hindi pa rin sila pinayagan na makasakay sa barko. Paliwanag ng mga shipping companies, nagkaroon ng overbooking pero inaayos na nila ang problema. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na imomonitor nila ang lahat ng seaport sa bansa para siguraduhin walang overloading. Kailangan po mag-manual check dun sa mga piers na kailangan tignan yung mga pasaherong sumasakay sa barko. At kung meron pong nakitang sobra, dapat po ay pababain. At kung magpilit ang mga barko at ang mga bangka, ay dapat po hindi pa alisin at iditing. Ganda din dito sa Batangas Port, hanggang kaninang pasado alas 4 ng hapon ay umaabot na sa higit 17,000 ang bilang ng mga pasaherong dumating at umalis. Pero sa buong bansa, ayon sa PPA, ay aabot ito ng higit 2,000,000 ang bilang ng mga pasahero, yan ay mula March 24 hanggang March 31. Bernadette. Maraming salamat sa iyo, Dennis Datu. Umabot na sa mahigit 560 ang naitala ng Department of Health na mga kaso ng pertussis o ubong dalahit o tusperina sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ng 28 bagong kaso mula noong March 10 hanggang March 16. Batay po sa report ng DOH, kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2023, ay nasa 20 beses na mas mataas ang mga kaso ngayong taon. 4 na ang naiulat na namatay dahil sa pertussis. Bukod sa Metro Manila, nakitaan din ang pagtaas ng kaso ng pertussis sa Calabarzon, Western Visayas, Mimaropa at Central Visayas. Lumabas din sa datos na 6 sa bawat 10 mga nagkakasakit ay mga sanggol na nasa 6 na buwan pababa. 7 rin sa bawat 10 ay hindi bakunado o hindi alam ang vaccination history. Samantala, hinihikayat naman ng DOH ang publiko ng voluntaryong pagsusuot ng face mask. Hindi lamang umano na pipigilan nito ang pagkalat ng pertussis, kundi maging ang iba pang mga sakit. Wala pang isang linggo mula nang ideklara ng PAGASA ang pagsisimula ng panahon ng tag-init, damang-dama na ang matinding init sa iba-ibang bahagi ng bansa. Bukod naman sa palagi ang pag-inom ng tubig, may iba pa mga paraan para mapanatili ang ginhawa kapag nakadarama ng labis na init. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Ito ang karaniwang eksena sa mga kalsada tuwing papalo ang init. Si Erlinda na binabantayan ng apo, aminadong gusto na rin magtampisaw. Siyempre, kung mainit, lulublob na rin ako. Biligo ako sa maga, tapos agad eh, para medyo malamig. Kasi pag, kahit may ventilador ka, napawisan ka rin ako. Kaya ligo muna ako. Kahapon, umabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura sa San Jose Occidental, Mindoro na pinakamainit ngayong taon. Pero mas mataas pa ang heat index o yung naramdamang init ng katawan dahil sa epekto ng moisture na umabot sa 43 degrees Celsius. Maituturing itong delikado lalo na kung matagal nakabilad sa init. Babala ng isang doktor, huwag baliwalain sakaling makaramdam ng matinding pagkauhaw. Ang dehydration kasi pwedeng magdulot ng tinatawag na electrolyte imbalance sa ating katawan.
May paraan din para malaman kung bumababa na ito. Mga basically, yung manahihilo, minsan yung thirst natin, minsan nawawala na talaga tayo ng energy at yung sabi natin yung mga tone ng muscles natin, no? Parang nanlalambot yung ibig sabihin yan. Kaya kailangan natin mabigyan at mapunan yung sarili natin para lumakas tayo. Ito yung mga electrolytes na ito ay nawawala due to sabi natin yung sobrang pagpapawis. Bukod sa pag-inom ng tubig at electrolyte drinks, may mga paraan din para mapanatili ang ginhawa ng katawan. Kung may bimpo tayo, no, pwede nating ipunas, ibasain natin yung bimpo, punas natin sa mukha natin, sa balat natin, o kaya kung sobrang init talaga, basain natin, pwede nating ilagay sa ulo natin o kaya sa batok natin, no? Okay. Para at least naman yung heat, no, pwede kasing i-absorb ng water. Ginhawa rin ang dala ng pagkain ng malalamig gaya ng halo-halo at ice cream. Pero dapat ding maintindihan na paiigtingin din ito ang ating uhaw. Kaya payo ni Belandres, mainam din na kumain ng mga prutas na sagana sa tubig at electrolytes gaya ng pakwan, papaya at buko. Rafael Bossano, ABS-CBN News. Alamin kung ano-ano pa ang mga sakit na pwedeng maidulot ng sobrang init at kung paano ito maiiwasan. Para hindi ka mapa-OMG sa usaping health at wellness, sagot ka ng OMD na mapapanood sa YouTube channel ng ABS-CBN News ngayong Linggo, 3 p.m. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, bakit ba may malalakas na ulan? Gaya kanina, biglang buhos ang lakas ng ulan at uulanin din ba ang Semana Santa weekend? Henry, nakaranas nga ng malakas na ulan hindi lang sa Metro Manila maging sa may Northern at Central Luzon. Dahil po yan, kapag mas init ang panahon, mas tumataas din ang evaporation, dagdag pa ang dalang moisture ng easterlies, kaya nabuo talaga ang malalakas na thunderstorms. Naging maalinsangan din po sa maraming bahagi ng bansa at umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Roja City, Capiz ngayong hapon. At ngayong Huwebes at Biyernes po, maraming lugar ang makakaranas ng delikadong heat index, lalo po dyan sa Aborlan at sa Puerto Princesa, Palawan na aabot sa 45 degrees Celsius. Kaya kapamilya, para maiwasan ang heat stroke, iwasan po ang mabibigat na gawain kapag mainit at dalasan ang pag-inom ng tubig. Patuloy pa magdadala ng mainit na panahon at moisture mula sa Pasipiko itong easterlies, kaya aasahan pa rin po ang pagbuo ng thunderstorms at pag-ulan sa ilang lugar sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company ngayong Semana Santa sa Mindanao po, merong kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ngayong Huwebes. Pagsapit naman ng Biyernes, may mga dagli ang ulan dyan sa Caraga, Maguindanao at sa may Zamboanga. Sa Visayas, meron ding mga dadaang mga pag-ulan sa ilang bahagi dyan sa Eastern at sa Western Visayas, Huwebes Santo, pero maaraw at halos walang ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Biyernes Santo na maghapon. Sa Palawan, meron din pong aasahang mga pag-ulan bago magtanghali ng Huwebes at ng Biyernes. Pero sa Luzon, Huwebes Santo po ng hapon hanggang gabi, may malalakas na thunderstorm sa Northern at sa Central Luzon. Pagsapit naman ng Biyernes Santo, umaga may mga pag-ulan sa silangang bahagi po ng Aurora at ng Isabela at malakas muli ang thunderstorm sa hapon sa may Ilocos, Cordillera, Zambales at Tarlac. Tayo po sa Metro Manila, kukulimlim at may posibleng mga pag-ulan Huwebes, Biyernes at Sabado de Gloria, pero sa Easter Sunday, maaraw po at tuyo ang panahon. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Have a meaningful Holy Week po at ingat kapamilya. Itinigil ng singer-actor na si Juan Carlos Labajo ang kanyang performance nang mapansin ang umiiyak na sanggol sa kanyang concert. Sa video na pinost sa social media, kita ang pag-aalala ni JK para sa 2-month-old baby na isinama ng kanyang mga magulang sa show ng singer. Bumaba ng stage si JK at kinarga ang sanggol matapos tanungin ang mga magulang kung may earmuffs o pantakip ito sa tenga dahil sa lakas ng ingay. Pagbalik sa stage, nagpasalamat si JK sa suporta at sa pagdalo sa kanyang show, pero nagpaalala ng lubos na pag-iingat lalo na't sensitibo pa ang pandinig ng mga sanggol. Marami naman ang nagpahayag sa social media ng paghanga sa ginawa ng singer-actor. Sa pagbabalik ng TV Patrol, National Task Force sa West Philippine Sea,
hindi kinikilala ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at pamahalaan ng China. At sitwasyon sa mga expressway, abangan! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Your weekday primetime habit is a sure hit on Kapamilya Online Live. FBJ's Batang Quiapo, 8 p.m. Linlang, 8:45 p.m. And Can't Buy Me Love, 9:30 p.m. Weekdays made more special. Ramdam na sa mga expressway patungong Northern at Southern Luzon ang dagsa ng mas maraming motorista ngayong Miyerkules Santo. Muli namang hinikayat ng expressway operators ang mga motorista na magpakabit na ng RFID para mas mabilis ang pagdaan sa mga toll gate. Live mula North Luzon Expressway, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, kamusta na ang traffic ngayon dyan at totoo bang mabilis ang transaksyon kapag naka-RFID? Zen, ang sabi ng pamunuan ng North Luzon Expressway, nasa 2 to 3 seconds lamang ang kakailanganin ng mga sasakyan na naka-RFID na. Pero kung ang inyong transaksyon ay cash pa rin, kinakailangan po na pumila ng mas mahaba-haba dahil kukonsumo kayo ng nasa 15 seconds sa bawat transaksyon ng isang sasakyan. Sa regular na araw, umaabot na hanggang 300,000 ang estimate ng mga sasakyan na dumadaan dito sa NLEX. At dahil holiday or peak season, tataas pa yan ng nasa 10% o mula 330,000 hanggang 340,000 ngayong gabi. Maagang umalis sa Santa Ana, Manila ang pamilya ni Camille na biyaheng Tarlac para magbakasyon at magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Pero ang inakalang maagang biyahe, naantala ng matinding traffic. Maaga na po ito pero parang late pa rin kasi daming bumabiyahe ngayon papunta ng outing din dahil nga magmahal na araw. Ramdam ang pila sa toll plaza lalo na sa cash lane. Kahit pa tinatayang higit 80% na ng mga motoristang dumadaan dito ang naka-RFID. Yung ating RFID is 2 to 3 seconds lang actually pag dumaan. Pero itong sa cash transaction natin, lalo na kung malaki yung pera, umaabot po ito ng around 15 seconds yung So parang 5 times faster yung sa RFID natin. At kung naka-barrier up po tayo yun, tuloy-tuloy na po, wala na po talagang uubos na time sa ating RFID lanes. Mas okay po yung may RFID, sir, kasi dire-diretso na po yung biyahe. Tsaka mas mabilis, hindi na pipilan ng napakatagal. Ganito rin ang eksena sa South Luzon Expressway dahil na rin sa volume ng mga sasakyan. Ayon sa operator ng SLEX, nagdagdag na sila ng ambulance tellers na may mga hawak ng RFID card readers at nakaistasyon sa entry at exit points ng bawat toll plaza para bumilis ang dali ng trapiko. Ayon sa Toll Regulatory Board, may mga hotline numbers ang lahat ng mga expressway na pwedeng tawagan sakaling may emergency. May social media pages din ng toll operators para sa mga update. Ang atin naman pong mga expressway operators are mandated to continue yung kanilang patrolling of the area in such a way na kung may incident man po na mangyari, they should be able to respond between 15 to 20 minutes. May free towing service din ng NLEX para sa mga class 1 vehicle na masisiraan o may emergency. May paalaala naman ng isang automobile group para iwas aberya sa biyahe. Ang maximum speed na kapasidad ng kalsada natin ay 100 kilometers per hour lang. Sa tollways po yun. Pag ang national road, 80. Huwag po kilalagpas dun. Tandaan niyo po yung alituntunin sa speed. Makakaiwas po kayo sa aksidente. Mm-hmm. Yung pong bilis ng sasakyan ay talaga yun ang napakalaking bagay. Dagdag ng grupo, tiyaking nasa kondisyon ng sasakyan at ang nagmamaneho, dapat alerto at hindi inaantok para sa ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa.
Zen, sa ngayon, balikan natin ang sitwasyon dito sa North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, bumper to bumper pa rin ang pila ng mga sasakyan mula dyan sa Balintawak area papasok sa toll plaza nitong Balintawak. Napakarami kasi ng sasakyan na pauwi ngayon patungo ng norte. Mga nasa 600 meters ang tinatayang haba na ng pila, kaya magbaon po kayo ng mas mahabang pasensya pauwi. May pila na rin na mga sasakyan papasok sa Karuhatan Toll Plaza sa Valenzuela City, gayon din po sa Mekawayan Interchange. Samantala sa Mindanao Toll Plaza, nagsimula na rin bumigat ang dali ng trapiko sa ngayon dahil marami na ang papasok na sasakyan pauwi ng norte. Para naman sa mga papunta na sa Southern Luzon ngayong gabi, naku, asahan po ang mahaba-habang biyahe pauwi dahil mabagal ng usa, dulot na rin ang volume ng mga sasakyan mula sa Susana Heights hanggang sa San Pedro Laguna area. Ayon po sa pamunuan ng SLEX, tinatayang halos 5 kilometro na ang pila ng mga sasakyan at patuloy pang nadadagdagan. Samantala, bagamat malaking volume na ng mga sasakyan ang nakalabas na ng Quezon City pauwi ng probinsya, alamin natin kung traffic pa ba sa mga oras na ito. Narito po ang latest sa bahagi ng EDSA Cubao sa may NEPA Q-Mart sa Quezon City. May malaking volume na rin ng mga sasakyan na pa-north o patungo sa direksyon ng Quezon Avenue at ng Balintawak area. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyang nata-traffic pa-uwi. Kaya naman mabagal na rin ang usad ng biyahe at inaasahang mas mararamdaman ang pagbigat ng traffic bago ang North EDSA at Balintawak dahil na rin sa mga patungo ng North Luzon. Zen. Johnson, yung RFID sigurado naman hindi magkakaroon ng technical issue. Kasi pag nagka-aberya yan, sigurado tukod agad ang mga sasakyan. Sakto, Zen, dahil yung 2 to 3 seconds na sinasabi ng NLEX kung hindi magkaka-aberya, pero pag nagka-aberya, ibang usapan yon. Okay, dapat may technical o IT team na nakaantabay. Maraming salamat, Johnson Manabat. Samantala, inamin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng pamahalaan ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Pero giit ng National Task Force West Philippine Sea, walang kaukulang dokumento o kasulatan para sa sinasabing kasunduan. Sa umpisa pa lang ng Administrasyong Duterte ay mayroon ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon ito kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito'y oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respectuhin ang status quo. Ibig sabihin kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. Pero sa kabila naman ng kasunduan, ginamitan din ng China ng water cannon, ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong 2018. Ikinagalit ito ni Pangulong Duterte ayon kay Roque at ipinatawag ang Chinese ambassador. Dito lumabas ang isyu ng China sa pagdadala ng Pilipinas ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nilinaw naman ni Roque na walang ipinangako si Duterte na tatanggalin ang warship sa nasabing bahura. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winater cannon, kasi ang kasunduan ng status quo, di dapat magpapadala ng mga materials for repair nung Sierra Madre. Okay. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Okay. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Ayon naman sa National Task Force West Philippine Sea, kailangang magpaliwanag ni Roque dahil labag sa soberanya ng Pilipinas ang ganitong kasunduan kung meron man. Hindi rin legally binding ang ganitong kasunduan, kaya hindi mapipilit ang Marcos administration na sundin ito. We have not seen any document. We have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one,
he has repudiated it. Nauna nang iginiit ng Department of Foreign Affairs sa mga diplomatic protest nito na walang karapatan ang China na manghimasok sa Ayungin Shoal na nasa exclusive economic zone at continental shelf ng Pilipinas ayon sa international law at pinagtibay pa ng 2016 arbitral ruling. Sagot ni Roque, walang sinagasa ang soberanya ang gentleman's agreement. Wala naman tayong soberanya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang na mangalap at siyempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Ang gusto nilang mangyari, uminit talaga itong relasyon ng China at ng Pilipinas. Ang sa ganun, pakinggan tayo ng mga Amerikano at sa pamamagitan ng Mutual Defense Treaty, saklulohan tayo ng mga Amerikano. Nauna nang sinabi ng US na tutugon ang puwersa nito sa anumang armadong pag-atake sa Pilipinas base sa Mutual Defense Treaty. Nagsumiti na ang National Security Cluster ng mga rekomendasyon kay Pangulong Marcos kung paanong tutugunan ng Pilipinas ang matinding panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tingin naman ni Senator Risa Ontiveros dapat nang maghain ang Pilipinas ng resolusyon sa UN General Assembly para hilingin na itigil ng China ang pangaharas nito. Maghahain naman ng resolusyon si Senator Joel Villanueva para gawin ng DFA ang lahat ng nararapat para mapigilan ang mga insidente. Kakaibang tunog po naman ang narinig ng mga UP biologists na nagsasagawa ng pagsusuri sa Sandy K3 noong Sabado. Ito'y habang pinaiikutan naman ng Chinese Navy helicopter ang ilang pang researchers na nasa itaas na bahagi ng isla. Nagpapatrol, Jose Caritero. Ito ang ginawa ng Chinese Navy helicopter sa mga nagsasagawa ng scientific research sa Sandy K3 noong Sabado. Nasa 50 metro na lamang ang layo nito sa mga tambak na coral sa Sandy K3 kung saan naroon ang ilang researchers. Dahil sa lakas ng hangin mula sa helice nito, nagtamo ng sugat mula sa mga debris ang ilang researchers sa halos 10 minutong paikot-ikot ng chopper. May isang taga-BFAR na muntikan pang malunod. Pero hindi lang sa itaas ng Sandy K3 may kakaibang naranasan ang mga researchers. Dahil sa ilalim ng dagat, may tuloy-tuloy na beeping sound na naririnig ang mga divers. Lagi ako nakatingin sa paligid ko, apat kami nag-dive, tinitingnan ko yung mga kasamahan ko kung okay lang sila o sa kanila nang galing yung beeping sound. Hindi definitely sa akin, hindi naman sa kanila. Nang makaangat sila ng tubig, dito na nila nalaman ang panghaharas ng Chinese helicopter. Dito na rin niya nalaman sa kasamang divers na hindi galing sa kanila ang beeping sound. Nakadapa na silang lahat kasi naano sila nung lakas nung hangin, nung ilise, nung ano. Tapos yung nasa tubig naman, yun nga, medyo they're kind of drowning na. Medyo na lulunod na sila sa lakas nung alon. Nagsama yung lakas nung alon sa lakas nung puwersa nung ilise nung helicopter. Si Dr. Jonathan Anticamara nanghihinayang dahil hindi na nila naituloy ang gagawing research sa ibabaw ng Sandy K3 dahil agad na silang umalis. Mahalaga sana ang resulta ng research sa ibabaw ng Sandy K3 para makumpirma kung mga tinambak na corals ang nasa ibaba nito. Sa paglusong nila sa ilalim ng dagat sa Sandy K3, nakitang mas malalaki ang isda pero hindi na maituturing na adult. Indikasyon na may overfishing. Indicative yun na overfish din siya, no, na o kaso lang hindi natin alam kung gaano ka intense yung fishing pressure doon. Kapansin-pansin din ayon kay Dr. Anticamara na malawak na ang mga patay na corals sa bahagi ng Sandy K3. Parang ang obvious na ano niyan is that hindi to namamatay kamakailan lang o kaya nitong linggo lang na to, itong mga nakalipas na araw, matagal na sila na namatay. Ang maraming barko ngayon na nananatili malapit sa mga Sandy Cay ang isa sa posibleng dahilan ng pulusyon sa lugar. Ang mga islet o sandbar na ito ay nasa pagitan ng Pag-asa Island at Subi Reef na tinayuan ng artificial island at inukupa ng China. Suwestiyon ni Dr. Anticamara, magkaroon ng matagalang monitoring sa mga Sandy Cay na ito. Handa rin daw siyang tumulong muli sa kabila ng peligro ng harassment mula sa China. Jose Caritero, ABS-CBN News.
Nagbabala ang National Security Council laban sa posibleng panghihimasok ng ilang dayuhan sa halalan 2025. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, mahalagang paigtingin ng Pilipinas ang cybersecurity nito sa pamahalaan pati na sa pribadong sektor. Anya, haligi ng demokrasya sa bansa ang halalan, kaya't dapat paghandaan ng maaga ang anumang banta dito. Nauna nang nagbabala sa publiko ang Department of Information and Communications Technology laban sa patuloy na cyber attacks mula sa labas ng bansa. Hindi naman matiyak ni Malaya kung sa iisang bansa lamang galing ang mga pag-atake. Samantala, ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Garcia na maaga ang kanilang paghanda at pagbili ng mga gamit para sa halalan para masuri ang system at masigurong nakalatag ang mga security measures. Anya, proteksyon laban sa cyber attack ang mga hiniling nilang features sa hardware, software at transmission. Tutulpo ang mayorya ng mga Pilipino sa isinusulong na charter change. Ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia nitong Marso, sa ulat ng Bayan National Survey ng Pulse Asia, 74% sa 1,200 respondents ang mariing tumututol na amyendahan ang kasalukuyang konstitusyon. May 14% ang hindi pabor na baguhin ito ngayon pero bukas pa rin sa pag-amyenda ng saligang batas sa hinaharap. 8% naman ang pabor habang may 4% na hindi alam ang issue. Halos kalahati ang itinaas ng bilang ng mga kumukontra ngayong taon kung ikukumpara sa bilang noong 2023. Pinakamataas din ang oposisyon mula sa Mindanao, kasunod ang Luzon, Metro Manila at Visayas. Pinakamarami ang kontra sa Class E o mga kababayan natin na hirap ang sitwasyon sa buhay. Isinagawa po ang face-to-face survey noong March 6 hanggang 10. The best way for this constitution to work is that people are actually familiar with what they're changing and the changes that are being proposed. And I think that's the most fundamental problem right now. Susunod, mahigit 100 karosa sumali sa Holy Week procession sa Baliwag, Bulacan. At tutukan mga winning discarded tips para sa mas masayang Easter egg hunt. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Muling dinaos ang dinarayong Holy Week procession sa Baliwag, Bulacan. Tabok dito ang mahigit na 100 life-size na mga imahen na naglalarawan sa buhay at sakripisyo ni Hesukristo. At live po mula sa Bulacan, Mga Patrol, si Victoria Tulad. Victoria, nagsimula na ba yung procession dyan? Henry, 6:30 ngayong gabi nang nagsimula ang prosesyon dito sa Baliwag, Bulacan. Dito nakilala natin ang ilang tinatawag na kamarero o yung mga nag-aalaga ng mga imahen. At nakita natin ang hindi nila matatawarang debosyon. Puno ng bulaklak, ilaw at iba't ibang palamuti ang mga karosang ito ng pamilya Tengko sa Baliwag, Bulacan. Lula nito ang pinaka-iingatan nilang life-size na mga imahen ni na Kristo, Maria at iba pang karakter sa Biblia. Kwento ni Victoria, nagsimula sa kanyang lola ang pagiging kamarero o tagapangalaga ng mga imahen ng kanilang pamilya. Siguro po ito po yung pahaan din ng pasasalamat din po namin ng pamilya po sa mga blessings din po na natatanggap namin. Kami po nung bata na train na nagtutuog ng sampagita. 11 ang mga karo ng pamilya Tengko at hindi biro ang mag-alaga ng mga ito, lalo't magastos ang mga damit at dekorasyon ng santo. Ang malaking karosang ito halimbawa, umabot na sa mahigit 2 milyong piso ang nagastos ng pamilya Tengko. Yung pag-aayos po yung mula sa puso, hindi yung kaya mo lang ginagawa para mapansin ka, makita. Kabilang ang mga imahen ng pamilya Tengko sa 123 na karosa na kasali sa Baliwag Holy Week Procession kung saan inilalarawan ang mga tagpo sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Isa ito sa pinakamahabang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa gawain pong ito ay inaalala po namin ang
mula po dun sa mga misyon ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit hanggang sa kanyang kamatayan. Ito rin po yung pagkakataon ng mga taga-Baliwag para mag-reunion. Hiling ng simbahan na way mamayani sa mga Pilipino ang mga aral ng Diyos. Kaya tayo nagdiriwang ng ganito to remind us that God is love. And kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya gagawin ang lahat ng ito. No? Now more than ever, maraming naghihirap, maraming nangangailangan. So, it remains to be an invitation to us to follow the example of the Lord. Bago magprosesyon ay isang misa muna ang idinaos. Inaasahang magtatagal ng 3 oras ang prosesyon. Henry, abiso lang dahil sa Holy Week procession ay isinara ang ilang kalsada dito sa Baliwag, Bulacan. Para sa mga motorista, maaari nyo pong makita ang road closures sa Facebook page ng parokya na ang Batingaw. Sa mga manonood naman po ng prosesyon ay huwag kalimutang magdala ng payong dahil panakanaka ang pag-ulan. Yan muna ang latest mula rito sa Baliwag, Bulacan. Balik sa inyo, Henry. Maraming salamat, Victoria Tulad! Kapamilya, pwede nyo nang ibalita ang mga pangyayari ngayong Semana Santa sa inyong kinaroroonan. Maging kapamilya reporter sa TikTok. Iduet lawang po ang mga video namin ni Nakabayan at Henry sa TV Patrol official TikTok account at gumamit ng hashtag PVPDuet. O, itag at i-mention po kami. Dahil maaaring mapasama ang balita nyo sa susunod na edisyon ng TV Patrol. Huwag rin kalimutang i-follow ang ating TikTok account para sa iba pang mahalagang balita at impormasyon. Kaya, iduet nyo na, kapamilya! Ano bang mga pwedeng activity kasama ang mga bata at bagets ngayong Holy Week? O isama ang mga batang yan sa mga tradisyon na ginagawa natin tulad ng visita iglesia, stations of the cross at syempre pagkatapos ng mahal na araw dapat i-celebrate ang Easter. 3 taon nang gumagawa ng Easter egg si Marlon Mendoza tuwing sasapit ang Linggo ng muling pagkabuhay. Siya mismo ang naghahanda at nagdo-drawing ng designs na ipipinta sa nilagang itlog bago itago para sa kanilang Easter egg hunt. Sa paggawa ng itlog, yung imagination nyo, limitless, walang limit. Sa pagkukulay ng itlog, pwede tayong gumamit ng color pen, watercolor, glue, at glitters. Para mas maging masaya ang Easter egg hunt ng mga bata, pwedeng lagyan ng katumbas na presyo ang mga kulay ng Easter egg. Halimbawa, ang makakahanap ng asul na itlog may premium candy. Ayon kay Father Alan Samonte, ginagawa ang egg hunt tuwing Easter Sunday para gunitain ang araw ng pagkabuhay ng Panginoon. Bakit itlog? Kasi 'di ba yung itlog din, no? Noong kapag kayo ay nag-hatch, may bagong buhay. Si Jesus ay muling nabuhay. Kumbaga dahil sa muling pagkabuhay na ito ng ating Panginoon, nagapi ang lahat ng uri ng kasamaan at ng kamatayan. So kaya siguro yun ang tinawag, no, Easter o tag-symbol dahil ito ay simbolo na naman ng panibagong buhay. Sa paggunita ng Easter, ang winning diskarte naman ni Father Alan, bukod sa masayang activities tulad ng Easter egg hunt, ibahagi rin sa mga bata ang kwento ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sana sa mga magulang, kayo ang manguna para yung anak ninyo ay talakihan na pagka ganitong panahon ay nagninilay at sinasamahan ng ating Panginoon sa kanyang pagkamatay at dadating sa muling pagkabuhay. Mga ating mga kuyang naway maging mapayapa at makabuluhan ang paggunita ninyo ng Semana Santa sa inyong pamilya. Advance, Happy Easter! Ako po ang inyong Tito Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod, milyong-milyong dolyar tinatrayang nababawas sa ekonomiya ng Amerika matapos ang pagbangga ng barko sa isang tulay doon. At mutya ng masa, Doris Bigonya, masayang nakipagkwentuhan sa aktor na si Pepe Herrera.
Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Your weekday primetime habit is a sure hit on Kapamilya Online Live. FBJ's Batang Quiapo, 8 p.m. Linlang, 8:45 p.m. Anim ang pinangangambahang nasawi sa pagguho ng tulay sa Baltimore, Maryland sa USA matapos itong mabangga ng cargo ship. Nagpapatrol, North America News Bureau Chief TJ Manoto. Alauna ng madaling araw ng Martes sa Amerika, nabulawog ang Baltimore, Maryland nang sumadsad ang isang cargo ship sa Francis Scott Key Bridge. Sa lakas ng tama, gumuho ang gitnang bahagi at naputol ang malaking tulay. Nataong may anim na construction workers sa tulay na ngayon ay pinangangambahang nalunod. Pero nilinaw ng mga otoridad, malaking bagay na nakapag-mayday signal pa ang barko bago sumalpok sa tulay, kaya't na-alerto ang mga emergency worker. Para sa dating ABS-CBN reporter at ngayon ay residente ng Baltimore na si Aladdin Bacolodan, malaking kawalan ang pagkasira ng tulay. So talagang malaki siyang connection. It connects Maryland basically to Delaware. So it's a really important highway for travel. So it's a very, very important bridge. Again, thousands of people commute using that bridge to connect you from north to south and also from east to west of Maryland. And it's one of the three main connections within those fronts. Thousands of people travel in that bridge every day. 7 taon itinayo ang tulay at binuksan ito noong 1977. Nakatutok din sa insidente si U.S. President Joe Biden. We're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together. Sa ngayon, walang nakikitang anggulo ng terorismo ang mga otoridad at natukoy nila na patungong Singapore ang barko. Tinatayang aabot sa $15 million kada araw ang mawawala sa ekonomiya dahil sa pagkawala ng tulay. At hindi pa masabi kung gaano kabilis itong maitatayo muli. TJ Manotok, ABS-CBN News. Nagkaharap sa tao po ang mutya ng Masa Doris Bigornia at si Lods ang nag-iisang Pepe Herrera. At sa kanilang kwentuhan, nag-rewind sila kung paano nagsimula ang karera ng versatile actor. Sidekick, best friend ng bida hanggang maging si Lods. Ilan lang ito sa mga naging karakter ni Pepe Herrera. Pero bago makilala sa teatro, telebisyon at pelikula, una muna niyang ginampanan ang pagiging seaman. Mga naging kaibigan ko po doon, performing artist. Ah, talaga? Ang tawag po sa kanila show team. Sila po yung nagpa-perform ng musical excerpts every day. Meron pala yun sa barko? Opo, yes. Sa cruise ship. Doon ko po na-discover na gusto ko magteatro. Laking pasalamat din niya sa kanyang ina na naging malaking bahagi para pasukin ang karera sa pagtatanghal. Ang sabi po sa akin ng nanay ko, which I hold dear to my heart until now, anak, kung saan ka masaya, doon ka. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, may mga nilabanan ding hamon si Pepe. Kailangan po na meron kang isang napagsasabihan, may isang napaghihingahan, confident, mahirap pong kimkimin. Kasi eventually, sasabog din po siya. Ang mapusong kwentuhan kay Pepe Herrera, abangan sa Tao Po ngayong Easter Sunday, 6:15 ng gabi sa A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Wala pa rin kupas, ano? Si Doris Bigornia o si Pepe? Si Doris Bigornia. Of course. Nag-iisa yan. Paano? Bakasyon na. Makita nyo yung traffic sa Balintawak. Grabe, no? Sa Balintawak, sa Cubao, sa Eslex, walang pinakita. Pero doon sa Panorte, naku, grabe na. Sa
sabi ni Ariel Rojas, maulan daw sa norte. Ayan. Sabi niya sa akin, thunderstorms. Oo. So, isip-isip, magdala ng payong para enjoy pa rin. Baka naman nandun lang kayo sa loob, ano? Oo. Hindi kayo nakalabas, so mag-ready lang ng mga, kung baba, sasabak man kayo doon, mga payong ninyo, kapote. Yung mga bata especially, wawa naman. Sana totoong ready na talaga, no? Kasi tingnan mo, yung sa naiya. Yung naiya? Walang aircon. Oo nga, ilang linggo sinasabi nila, ready na sila eh. Pagdating na, nakakaroon. Simple maintenance lang naman eh. Hindi ay, ingat po mga kapamilya. Pero tuloy ko pa rin ng Baguio. Talaga hindi kayo makapitigil. Dadalawang isip na nga ako eh. Parang mag-change na ako ng mind. Para makapagdasal na lang dito ayun sa baba. Oo, ganyan. O, paano? Sa baba, ano? Advance, happy Easter na lang po yes mga kapamilya. Ate B, Henry. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Zen Hernandez. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ako naman po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan.